Actually, this is the fourth KVP Golden Dove Award for Radio Nothing as Best FM Provincial. Again, we are truly grateful for the recognition and, of course, for the inspiration that goes along with it as we forge our commitment with our listeners nationwide through our more than 100 FM stations broadcasting throughout the entire archipelago. So, sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Pangulo, si Mr. Junik Dao, at lahat po ng buo ng radyo natin nationwide, maraming salamat KVP sa karangalan at sa pang-apat na pagkakataon. Again, mabuhay KVP! Manila Broadcasting Company. How you doing, party people? Mic check. Mic check. Well, this is Andrew E. once again. And I'm gonna do a song that you've never heard before. Yo. And you know what? I know you know this song, baby. From way, way back. So if you all know the song, you know what? You better sing along. All right? Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibighani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay maloloko lang pala. Bumanat sa akin ng Dumukunyan, bumukunon. Nagtuturo na siya, hindi pa kariyon. Upang di mahalata, siya ay nagpayabang. Nagmemenes siya twa daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa palda niya. Nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Ubus ang aking money, di ko pa nahalikan. When the night has come, ah, yeah. At pinatay ang ihilaw, o madalas lumalabas banyo queen. Alright, second verse. Sa Cafe Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kaming dalaway uminom ng beer. Inangat niya ang magat. Ang sabi niya sa akin, cheers! Ang di ko alam ay mayroon siyang inilagay. Ako'y biglang nahilo, nawalan ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel Anito Inn. Kaya ang sabi ko, nako, i-split na ako. Pag nabuko ng girlfriend ko, mahirap to. Wala wala sa isip ko ang kanyang baywang. Nang nakita ko siya naka-underwear lang. When the night has come, ah yeah, at pinatay ang ilaw. Naglalambungan ang ginaw para kong nasa Roppongi. Pinatay niya ang ilaw, then binuksan ang VCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. At ang sabi niya sa akin, tumihaya, lumuhod at dumapa. Nang matapos na kami, ang sabi niya, shit, isa pa nga. When the night has come,
kasama na pati na pinsan niya. When the night has come, amuraon pala na skin ng tabawan. Misa kayo na! Uy! Ayage, 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 ayage daw. Pakigoy nga nangangage. Sulot mahuwaw, tambay na mamawaw. Hulwa, alimutaw ba daw? Iday, ikaw, likay, damo, tuyaw, tuyaw. Ayage, 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 ayage daw. Pakigoy nga nangangage. Sulot mahuwaw, tambay na mamawaw. Hulwa, alimutaw ba daw? Iday, ikaw, likay, damo, tuyaw, tuyaw. Tuyaw, bay na liwat sa may gilid sang kalsada. Mananampit na liwat sa pakitig ang adaraga. Labi na akong nalingingin, nagtatawag sira. Si Junior natin ang nangingisog na sa masirong nga lugar. Interesado madara, magkalip ay magpapalas na kinalang nga duwa. Kompleto na ang gabi, abot sa talinga ang tawa. Labi na akong nandiga babes, na request nga usapa. Tambay sa may gremyo, okay na akong delikado. Magbabantay mga chicks nga maagi sa may kanto. Aaruan mga number kay bangin makadara. What a tema at a tema ay nalalambada na. Tagay mga ate para mabum tarat tarat. Langga kabaraka kay diri magsusumat. Tagay tagay mga miss kung tublas ang kahubog. Kaya na kung karabaw pamuyag na makalubog. Ayage, 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 ayage daw. Pakigun nga nangangage. Sulot mahuwaw, tambay na mamawaw. Hulwa, alimutaw ba daw? Iday, ikaw, likay, damo, tuyaw, tuyaw. Ayage, 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 ayage daw. Pakigun nga nangangage. Sulot mahuwaw, tambay na mamawaw. Hulwa, alimutaw ba daw? Iday, ikaw, likay, damo, tuyaw, tuyaw, tuyaw. Sa akong pagtinambay, damo ako nakikita. Naka-short, naka-balda, kita na anita. Diri man lamatahu ban kay karuyag mahikita. Sanglit ka mo babae pero minakakantsawan. Sanglit mga babae pangirot ng pagkinay. Bangin diri ka bumabat mabasag ang kampunay. Kay damo mga lalaki nga diri napupugnan. Anira ka mo rayo bangin ka maputukan. Kung ini mahina bo kalipayang kuda ko. Makakapita na objeksi antiyanda ko. Hahaha katatawa ang emosyon dan iba. Sigila sigila waray na buti ba sa iba na mababayi ini antigam. Kung ka mo maglinakat, indaritsyo panti. Kung may magpakian na signa, uy tibak ini. Waray na sira labot, padayon ta ini. Ayage, 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 ayage daw. Pakigun nga nangangage. Sulot mahuwaw, tambay na mamawaw. Hulwa, alimutaw ba daw? Iday, ikaw, likay, damo, tuyaw, tuyaw. Ayage, 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 ayage daw. Pakigun nga nangangage. Sulot mahuwaw, tambay na mamawaw. Hulwa, alimutaw ba daw? Iday, ikaw, likay, damo tuyaw tuyaw. Ayage, pulong pa sa amon sa kadamaan. Kay ko na da nakita na kadaraganan. Naharus makita iton ira tinahuban. Di man lang naaawod sa mga kaatubang. Nga pinugan na intawon laway di tumuro. Mga kalimutan
bit nga tutok may adagod yung kaklaro kay malabo man kuno sa imo nga maaro kalipayan mo damo karuyag na sumaro sa kalsada highway batwe eskinita damuan mga hukag iikmatan matasan mga paa nga magugan panit mariposa shoot nga abot kita ayaw nakapausay maungan diba mga sinulot at later nga para magkaadangan makadali financer makaagi forever o hain naman a verso pero listening out there ayage 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 daw pakigun nga nangangage sulot wow wow tambay na mamawaw hulwa alimutaw badaw iday ikaw likay damo tuyaw tuyaw ayage 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 daw pakigun nga nangangage sulot wow wow tambay na mamawaw hulwa alimutaw badaw iday ikaw likay damo tuyaw tuyaw ayage 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 daw pakigun nga nangangage sulot wow, tambay na mamawaw hulwa, alimutaw ba daw iday ikaw likay, damo tuyaw tuyaw ayage, ayage, ayage ayage daw, pakigul na nangangage sulot pa wow, tambay na mamawaw hulwa, alimutaw ba daw iday ikaw likay, damo tuyaw tuyaw. How you doing, party people? Hello, hello guys! Good morning! Yes, good morning pa ba? Or good afternoon na! Wait, time check! It's already 12:16 in the morning. Yes, no one? Di ba? Ewan nga pala, bago tayo magsimula, gusto ko munang i-congratulate lahat ng ating mga magagaling at napakatatalinong civil, ano, engineers. Yan, di ba? Kahit anong klaseng engineers ka pa, civil engineer, ganyan, electrical ba yun? Or mechanical? Yan. Di ba? Congratulations sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa mga engineers ng Northwest Summer State University na sina, wow, na sina Engineer Abuela Oliver, Engineer Mirales Danilo Jr., Engineer Cumilan Joseph A., Engineer Boca Gerald, Engineer Candido Sir Lawrence, Engineer Capales Joshua Lester, Engineer Centino Sofia Marie, Engineer Kumota Carla Rea, Engineer Compassion J., Engineer Gampong Abdul Halim, Engineer Lianyo Nico, and then Engineer Lever Vincent, Engineer Mahusay Arbo. Yan, si Engineer, wow, di ba? Dati class, ano ko to? Parang batchmate ko to sa San Policarpo. Napakatalino talaga nitong tao na to. So, shoutout sa'yo, Engineer Arboy Mahusay. And then, of course, Matutis Leo Jr., and then Engineer Mazo John Ray, Engineer Ostaya J. Joyce, Engineer Solomon Jose Victor, Ortez Kathleen Zane, and then Engineer Leonas Janver, Engineer Martinez Freymar Anjo, wow, and then of course Engineer De Los Reyes Emmanuel, and then Engineer Galianido J.L. Laika. Yan, congratulations po sa lahat ng engineers ng Northwest Summer State University. Ang gagaling. Sana all engineer na, 'di ba? Kasi meron tayo diyang mga fresh graduate, 'di ba? Ma-inspire kayo guys na pagbutihan pa at of course, go for the gold, 'di ba? Get that bacon, guys, 'di ba? Hangga't merong liwanag, 'di ba? Hangga't nandiyan pa yung mga ballpen, yung mga talino nyo sa inyo. Yan, gamitin natin 'yan, 'di ba? Dahil kung hindi mo man oras ngayon, kung hindi ka nakapasa sa first take mo, okay na okay lang 'yan, 'di ba? Madaming panahon, napakadaming oras, 'di ba? Hindi mauubos 'yan. Sabi nga nila, 'yan lang yung libre ngayon. Kasi sa totoo lang, guys, wala na talagang libre ngayon aside sa oras, 'di ba? Kaya put that into a good use, 'di ba? Hangga't meron ka pang lakas dyan, kaya natatandaan mo pa yung bagay-bagay, kaya mo pang mag-solve, kaya mo pang makamemorize ng very, very light, gamitin mo yan. Diba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil hindi porket hindi mo siya nakuha sa first try, is parang madadown ka na. Diba? Hindi ka ganon. Diba? Hindi ka pinalaki ni Mami Rochelle para para lang bigla kang bumawi sa buhay. Diba? So, congratulations sa lahat ng mga bagong engineers all over the country. Wow. Congratulations sa inyong lahat, guys. Diba? And then, of course, marami pang mga papasa dyan. Manifesting lang tayo, guys. And then, of course, aabangan pa natin yung iba't ibang exams, diba, na mga i-offer. And then, of course, meron ding
civil service examination. So kung gusto nyo ding maka mag-take, mag-try, di ba? Wala namang masamang mag-try. Wala namang mawawala sa inyo kung magta-try kayo. So, try lang ng try hanggat kaya. And then of course, hanggat may 500, di ba? Kasi 500 pesos yung bayad sa civil service. So, bago tayo magsimula, shoutout muna natin lahat ng ang lahat ng mga nanunood sa ating Facebook Live. Yan, si Maria Robilin Lacon Agte Opanes. Have a wonderful day. Yan, so have a wonderful day din po, Miss Maria. And then, of course, from Jeneline Hadulco Blanco, nag-send siya sa atin ng 4 red hearts. Yan, happy Valentine's. Happy Valentine's po sa pa-red heart natin dyan. And then, of course, from Maria Rubilin Lacon Agte Opanes, good morning, good luck. Yan, good morning and good luck, yes. Good luck din po sa lahat ng merong gagawin ngayong araw na ito. Dahil nasa kalagitnaan pa lang tayo ng araw. It's 12 pa lang naman, di ba? Marami pang plans, marami pang mga oras. Diba? Hindi yan naubos. And then of course, sa tita ko, hello DJ Darren, pa-shoutout po mga anak ko na nanunood sa'yo. Kay Jezerly and Ixen watching habang nagtatanghalian. Yan, of course, shoutout sa tita ko na si Miles ko. And then, of course, sa mga pinsan ko dyan na si Jezerly and then si Bebe Ixen. Yan, napakabibo ng mga bagets na yan. Talaga namang hindi ka mabuboring kapag binabantayan mo. Diba? Very, very tita. Very tita and very, very mommy vibes. Pag ganun yung mga, ano, parang pag ganun yung mga kasama mo sa bahay, hindi ka talaga agad tatanda. Diba? Tapos totoo yan, kapag meron kang bata sa bahay, hindi ka talaga may stress ng bonggang-bongga, di ba? Unlike na kapag ikaw lang, tapos kasama mo mga adults kayong lahat, ay wala na, stress na. Kasi isipin mo pa kung paano mo siya papakisamahan, di ba? Unlike kapag puro lang kids, alam na, di ba? Parang candy, biscuit lang, carry na, laban-laban na yan. So of course, ay nga pala, bago pa tayo magsimula sa ating topic, gusto ko muna i-congratulate si Engineer Emily Flores. Of course, ano siya, kapatid siya ng kalaro ko since League of Legends days. Shoutout sa'yo, isa ka ng ganap na engineer. Yan, nabilib talaga ako sa ano ngayon, sa mga bagong engineers natin. Kasi isipin mo, hindi madali yung preparations, hindi madali yung ginawa nilang paghahanda para i-take yung ano exam na yun, di ba? Kailangan nilang maging mentally prepared and then of course physically prepared, di ba? Hindi ka pwedeng papagod-pagod pag nagtitake ka ng ano ng exam, di ba? Ano lang 'yan? It's either gusto mong pumasa o gusto mong matulog, di ba? Ganun lang 'yan eh. And then of course, di ba nakikita niyo naman guys yung mga nagre-review talaga na meron talaga silang mga Manila paper sa rooms nila na punong-puno ng mga numbers, di ba? Ganun yung pinapagdaanan nila every time, di ba? And then of course yung pressure, Diyos mio, yung pressure na nakapalibot sa kanila knowing na sila ay mga future engineer and of course ganap na engineer na ngayon. So clap clap talaga sa inyo guys, congratulations malala, diba? And then of course good luck din sa mga classmates ko, batchmates ko na nagtake ng ano LET licensure exams ng mga teachers. Yan, good luck sa inyo guys. Kayang-kaya nyo yan. Ano din yan, parang take home that bacon. Yan din tayo ngayon. Go for the gold. Huwag nyong ipahiya ang ating mga lahi, diba? So, kung hindi, kagaya na sinabi ko kanina, kung hindi pala rin, it's okay. And then, of course, go ano bumalik na tayo sa ating topic. Let's start our topic, guys. 10 travel tips mula sa mga Pilipino nanays, diba? Kasi, itong topic na to, kanina ko lang to sinerge and then nakarelate ako. Kasi, mahilig akong gumala. And I know guys, kayo din naman is, mahilig kayong umalis, di ba? Magpaalam sa mga parents natin na, ma, meron akong lakad ngayon, baka naman. Di ba? Mga ganyang moments. So, itong mga tips na to guys, 10 tips, ito yung mga laging, yan, laging pinapaalala sa atin ng mga nanay natin kapag tayo ay umaalis ng bahay. And usually, kapag sinunod mo to, mapupunta ka naman sa kagandahan, di ba? Lalong-lalo na yung tip number one. Kasi usually, kapag nagta-travel ako with friends, mas malaki talaga yung nagagastos namin sa mga food kesa sa mismong travel, di ba? Kasi mas
as a student, 'di ba? Mas matipid naman talaga kung pupunta ka sa mga places na libre lang. And then yung pagkakagastusan mo lang is the food itself, 'di ba? So, number one sa ating list is magbaon palagi. Sabi inanay's word, eto baon mo, 'di ba? Ganyan 'yan. Yung mga parents natin, yung mga mothers natin dyan, is may hilig yan magpadala sa atin kahit na ano. Natatandaan ko si mama one time. Parang nagpapadala siya sa akin ng mga biskuit, ganyan. Tapos yung pupuntahan ko, sa school lang naman. College na ako niyan, partida. Ano yan, every morning, magraraman niya si mama, bumili ka kaya ng biskuit sa baba. Bumili ka kaya ng Milo sa baba. Diba? Ganyan kasi yung mga nanay natin, masyado silang caring when it comes sa mga ating health. Kasi of course, yung pagkain is part din naman yan ng ating health, diba? Sabi nga nila, yung breakfast daw is one of the most important meal of the day, which is true, diba? Kaya siguro ganun din sila kahigpit sa atin, na lalo-lalo sa mga reminders nila na kumain tayo nang sakto sa oras and magbaon tayo para kung sakaling magutom tayo is meron tayong mabubunot. And if, ano naman yun, pag sinusunod ko yun, napupunta naman sa maganda. And I know kayo din guys, di ba? Kasi pag nakinig tayo sa ano, mananay natin about sa bagay na yun, hindi talaga tayo nagugutom. Hindi ko alam kung meron bang magic yung mga words, di ba? ng ating mga mother. Pero ganun talaga yung nangyayari. So number two is, maging mabait sa stranger. Sabi dito, in nanay's words, magmano ka, tita mo yan. Di ba? Lahat na tita mo. Dumating ako sa point na ganyan na parang, lahat na tita ko. Di ba? Kasi sa sobrang friendly ng mga parents natin, talaga naman, ay ako na nagsasabi sa inyo guys, kahit saan ka pumunta, matatagalan talaga yan kapag nakasalubong nila yung kumare nila, diba? Kahit saan ka pumunta, grocery man yan, tiyangge, palengke, kapag nakasalubong nila yung kaibigan nila, sasabihin nila, oh, tita mo yan, magmano ka. Diba? Tita ko na pala siya. Diba? Parang ganon. And then, pag nag-usap sila ng sobrang tagal na, wala ka ng ano niyan, ibang gagawin. Diba? Waiting list. Diba? Nasa waiting list ka na niyan. Kailangan mo nang maghanap ng pagkakalibangan. Diba? Minsan, dumarating tayo sa point na binabasa na natin yung nutritional facts ng mga ano, pag nasa grocery tayo. Ako dumating na ako sa point na ganyan, na talagang nabasa ko na yung nutritional value yan, ng mga delata. Diba? Kasi wala na, napaka boring na kasi, lalo na kapag nag-uusap sila sa mga bagay na hindi ka naman nakaka-relate. Diba? So, kesa naman maghintay ka ng matagal, diba? Magbasa ka na lang. Diba? Kasi, malay mo, gamit mo pala siya. Magamit mo pala yung nabasa mong nutritional facts. Kahit hindi naman. Kasi, natatawa talaga ako minsan sa mga ganyang moment eh, no? Lalo na kapag ano, nakita mo yung bata na parang nabuburyong na siya. Yung mukha niya na hindi mo na ma-explain. Pero of course, part naman talaga yan. Dahil lang ating mga parents is very, very friendly. To the point na kahit saan pumunta, meron silang kakilala. And then of course, number three, kumain ng lutong bahay. In nanay's words, sus, kayang-kaya kong lutuin ito. Nilagyan lang nila ng bawang at maraming paminta. Yan. Sila mother na competitive. Yung kumain kayo sa ano, sa resto. Tapos yung mama mo, sila mother, di ba? Mother dear. Nagpabida na, ay nilagyan lang naman nila to ng ganito, ng ganyan. Kaya ko yan sa bahay. Tapos hindi naman sila nagluluto kasi tinatamad na. Diba? Parang ganun mga moment. Ang sarap sabihin na, kaya mo pala ma. Diba? Lutuin na lang natin sa bahay, tapos kain tayo dun. Kasi nagbayad pa tayo dito. Diba? Pero wala pa ganun mga moment, guys. Huwag niya lang pansinin. Ano na lang, parang, sige ma. Diba? Ganun moment na lang. Pero meron naman kasi talagang, mga parents na mas masarap pa silang magluto kesa doon sa mismong kinainan nyo. Diba? Mga makikita mo talaga na ay with love pag galing sa parents. Yan, shoutout sa mama ko dahil ganyan siya. Very competitive pag nasa labas kami. Napakahilig niya talagang magsabi na kaya ko to, kaya ko yan. Pero hindi naman siya nagluluto. Diba? Hindi siya nagluluto.
nasabi niya lang lagi na kaya ko yan, kaya ko to. Tapos minsan, kapag nagluto siya, ay oo nga, kaya niya nga. Kaya niya nga, tinatamad lang siya the other day. Pero, shoutout sa lahat ng mga mothers natin dyan na talaga namang, ano, todo-todo, yung pag-aalaga sa kanilang mga anak, yung mga tita ko dyan, yan, sila DJ Muchay. Yan, shoutout sa inyong lahat na talagang naglalaan kayo ng time para makasama nyo ang inyong mga chikiting. Kasi nga, minsan lang bata yung mga yan. Darating yung moment na kayo na din mismo yung magbibigay ng reminders sa kanila. Lalong-lalo na sa kanilang mga teenage years, diba? Yung mga experience nyo, i-share nyo na sa mga anak nyo, diba? Na huwag kang, ano, huwag kang pupunta dito, huwag kang gaano pupunta dyan, diba? Mga ganyang moment na hindi mo naman pinapakinggan nung ikaw yung teenager. Diba? Ganyan lang yan. Babalik at babalik talaga yung mga salita, diba? What goes around comes back around, diba? Ganun lang yan. Ganun lang yan ka-basic. And the number four is mag-picture. In Nanay's word, in Nanay's words, mag-post ka nga rito, anak. Diba? Ang dami ko nakikita nito, yung mga teenager, okay lang kasi kung mga kids, di ba? Sa mga kids, sa mga 7 years old below, mga 8 years old below, 10, yan. Carry pa yan, yung ipapapost mo sila na pipicturan mo sa Jollibee, sa McDo, magsasabi ka na, nak, mag-post ka nga dito, picturan kita, di ba? Carry pa yan, kasi bata pa naman sila, hindi pa naman yan, ano, wala pa naman yung mga sense of mga sobrang kahihiyan sa katawan, di ba? Pero yung mga teenager, tas, sasabihan ng mama na, nak, mag-post ka dito, tas smile ka, di ba? Yung mga teenager, makikita mo talaga na, pilit na pilit, di ba? Yung kulang na lang makipag-away na sila para hindi lang sila mapicturean dun sa specific spot na gusto ng parents nila, di ba? Pero, memories naman yan pag binabalikan. Tapos yung iba, para hindi sila maitag ng parents nila doon sa nakakahiyang picture, nire-remove tag na lang nila. Kasi wala na yung mga mothers natin, napakatatalino na talaga yan ngayon sa ano, sa Facebook, di ba? Lalo-lalo na sa mga YouTube-YouTube na yan, picture-picture, tagging. Ay, nako, ako na nagsasabi sa inyo, kapag nag-upload yan ng picture, mga naka-auto tag na yan sa mga anak nila, di ba? And then, naalala ko yung mama ko, mahilig siya mag-send sa GC. Sa GC nila ng mga tita ko. Diba? Yung mga funny videos, ganyan. Yung mga chismis. Yan, meron silang ganyan sa mga GC. Para ano lang din naman, typical na GC. Diba? So, shoutout sa tita ko dyan na nanunood dahil alam kong kasali siya sa GC na yun. Diba, te? May GC kayo nila, mama. Tapos, minsan yung mga chismis, di ba, na kahit ano-ano lang, nandun, o kaya yung mga funny videos na napapanood nila kung saan-saan, nilalagay talaga nila dun lahat. And bago tayo magpatuloy, shoutout kay Marjorie Bolfango na Manak. Shoutout po watching from Bigaho. Yan, shoutout sa lahat ng mga taga Bigaho dyan, di ba. Ano, sana masarap ang tanghalian nyo. Dahil mag-one na naman for sure. Balik trabaho na naman lahat ng ating mga masisipag na mga manggagawa. Yan. And the number five is mag-ingat ka ha, huwag magpapaggabi. Yan, totoo yan. Na kapag yung mga nanay natin, kapag pumatak na ng alas 5 sa kanila, ano na yan, gabi na. Diba? Automatic yan, wala nang lalabas ng bahay. Ano yun, sa sobrang pagka-protective nila, minsan yung ultimo bibili ka sa tindahan, na medyo malayo sa inyo, sasama na yan sila. Diba? Parang ganun lang yan. And then effective din naman kapag sinabihan kanila na gabi na mag-ingat ka. Diba? Napaka-sweet ng thought na pinapag-ingat ka nila. Sabi dito, delikado ang mundong ito, lalo na kapag nagdidilim. Sabi nga ni nanay, mag-ingat ka, maraming masasamang tao. Maging alerto palagi, magdala ng payong para may panangga ka bago ka umuwi. Yan, bago ka umuwi ng alas 10 ng gabi. Sana all pinapayagan pa ng alas 10, di ba? Ako kasi guys, yung curfew ko sa bahay is around 8 or 9. Yan, gabi na yan. Gabi na yan masyado para sa kanila. Lalong-lalo na nung nagka-pandemic na yan, nasanay silang lagi akong nakikita sa loob ng bahay. Di ba? Parang naano sila, na-immune. Na meron tayo ditong wards, di ba? Meron tayo ditong darin sa loob ng bahay. Ngayon, kapag ano na ako umuwi, mga 10,
Yan, bawal na. And then of course, alam kong nakaka-relate lahat ng mga teenagers natin dyan na merong mga strict na parents. Na kapag pumatak na yung 8, di ba? Bawal na, di ba? Uwi na, di ba? Uwi na agad. Lahat ng mga future endeavors mo dyan, wala na yan. Ano yan? Auto-cancel, di ba? Number 6 is mag-food trip. Sabi, in nanay's words, ubusin mo yan, maraming bata ang nagugutom. Yan. Dito nauso ang sinaunang gaslight. Dito talaga yun eh, yung tipong nag-gaslightin ka ng mga parents mo. Papakonsensyahin ka nila para gawin nila yung mga bagay na gusto nila, di ba? Pero ano naman siya, parang tawag dito, parang lesson in life siya. Kasi pag may anak ka na, for sure sasabihin mo din yan. Lalong-lalo na kung yung anak mo is picky eater, di ba? Hindi siya nakakaubos ng mga pagkain niya. For sure, i-apply mo din lahat ng sinasabi ng parents mo sa'yo about sa food, mga food ways, di ba? Na dapat ubusin mo yan, dapat pag kumuha ka sa plato mo, dapat yung sakto lang, dapat walang masasayang, di ba? Kahit gaano ka pa ka-picky eater, kapag nagkaroon ka ng anak, 100% sure. Yan, sure na sure ako dyan, guys. Talagang sasabihin nyo din lahat ng mga sinabi ng parents nyo doon sa mga anak nyo. Diba? Kaya habang mga single pa tayo, diba? Kasali, diba? Habang mga single pa tayo, i-practice na natin yung mga, o kaya yung sarili natin na sumusunod muna sa mga parents natin. And then of course, after mga, syempre darating naman yung panahon na tayo naman, yung magiging parents, diba? Ipasa din natin sa mga anak natin yung mga magagandang asal, yung mga magagandang mga sinabi ng mga parents natin sa atin, di ba? Sabi din daw dito, number 7, huwag mo ubusin pera sa mga souvenirs. In nanay's words, mas mura yan sa Divisoria. Ito na-apply ko talaga to sa sarili ko. Ako talaga to nung pumunta ako sa Manila last January. Talaga namang titingnan mo na talaga yung mga presyo. Hindi ka na maglulustay ng pera mo para sa mga bagay na hindi siya ganun ka-useful. Lalong-lalo na kung ikaw na yung kumikita sa sarili mong pera. Diba? Talaga kasi dati, nung natatandaan ko, hindi naman ako mapag-isip or hindi ko tinitingnan yung mga price ng mga binibili ko. Pero since nung nagkaroon na nga tayo ng sarili nating, alam mo na, di ba? Talagang titingnan mo yung mga presyo ng binibili mo. Tas malulula ka. Kasi dati hindi ka naman ganun. Eh ngayon na meron ka ng trabaho, talagang magugulat ka sa presyo ng mga binibili mo. Kaya napaka-effective and then napaka-applicable din ng nanay's words na mas mura yan sa Divisoria. Dahil totoo yun. Napakadaming, kahit hindi ka na sa Divisoria magtingin, tumingin ka na lang sa ibang stalls muna bago ka bumili ng mga souvenirs sa pinupuntahan mong lugar. O kaya, kung dito sa city natin, sa Kalbayog, tumingin ka muna sa ibang mga tindahan, di ba? Bago mo bilhin yung bagay na gusto mo. Parang i-compare mo muna yung mga presyo kasi meron talagang mga stores na mas mura compared doon sa iba. Diba? And then number 8, huwag maliligaw. In nanay's words, mata ang ginagamit sa paghahanap, hindi bibig. Diba? Grabe nga yun. Grabe nga yung part na mata yung ginagamit, hindi bibig, di ba? Pero pag sila yung nag-uutos, di ba? Wala na tayo mag-talk, eh, no? Pero pag sila yung nag-uutos, grabe-grabe din naman, di ba? Kasi ano yan, minsan talaga yung mga teenagers natin dyan, including yung mga adults na din, na mga nauutusan pa ng nanay sa paghahanap, yung mga simpleng bariya, ganyan, mga salamin, o kung ano-ano, mga suklay. Minsan talaga, aminin na natin guys as ang mga anak, di ba? Madami pa yung sinasabi natin kaysa sa paghahanap natin, di ba? Nakailang wala ka na, pero yung hinanapan mong spot, pare-pareho lang naman, di ba? Anong gagawin natin? Yun nga, di ba? Doon lang tayo komportable sa spot na yun. And the number 9 is magtipid. Hindi ang pera. Totoo naman yun. Actually, kahit hindi ka nagta-travel,
pwede mo itong ma-apply. Kahit ano ka, kahit tawag dito, kahit nasa bahay ka lang, pwedeng-pwede mong ma-apply ito na magtipid. Dahil sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon, wala ka talagang ibang resort, wala ka talagang ibang pupuntahan, kundi magtipid, maghigpit ng sinturon. Sabi nga nung ibang mga mothers na nakakausap ko lately, mas mahigpit daw yung sinturon nila ngayon kesa sa mga nakaraang taon. Which is totoo naman kasi marami din akong nababasang balita about sa inflation and hindi siya biro dahil napakataas talaga niya. Doon bumababa siya pero yung mga bilihin is hindi naman siya mabilisang sumasabay sa pagbaba ng inflation. And then of course guys, wise spending of money, di ba? Ano lang yan, kung gusto mo nang magkaroon ka ng future secured, maging maingat ka din sa mga ginagastos mong anong pera ngayon. Sabi nga dito, bilang nag-a-adulting na tayo, naiintindihan na nating hindi napupulot ang pera. Totoo yan. Walang magbibigay sa iyo ng 100 pesos. Walang magbibigay sa iyo ng 500 pesos. Kailangan 'yon lahat paghirapan. So since pinaghirapan mo 'yon, kailangan mo ding pag-isipan kung paano mo siya gagastusin nang hindi siya nalulustay, 'di ba? Nang meron siya ang kapupuntahan. Yan. Sabi din daw dito, siguro naman natututunan na natin kung paano tumawad kung maigi nating pinapanood ang mga nanay natin sa tiyangge. Oo naman, di ba? Nanay natin versus sa palengke versus sa tiyangge. Ay nako, di ba? Asal sa rap battle, magagaling yan na accountant, di ba? Hindi mananalo dyan yung mga presyo. I remember one time yung mama ko pumunta siya sa tiyangge tapos nakikipagtawaran siya ng sobrang tawad. Parang 100 pesos nag-down to 50 pesos silang dalawa, di ba? Tapos sabi na lang nung ano, parang tindero, parang meet halfway na lang daw. Yan, parang gusto ng tindero is parang 60 pesos, di ba? Naging 60 pesos pero wala, pinipilit pa rin ng mga mother natin ay 50 na lang. Diba? In the end, sila naman yung nananalo. Diba? Nakakuha nila yung bagay nila sa kalahati na presyo at hindi ko alam kung paano nila nagagawa yun. So bago tayo magpatuloy guys, mag-commercial muna tayo. We'll be right back. Drink responsibly. Sobrang palain-lain niya medisina. Halain-lain niya sakit. Palain-lain! Mga waray nga mag-iso. Pagbago na kita. Didi na kita. Hatigasin niya. Rexidol Forte. Tumbahan bugha. Sakit ha ulo. Sakit ha lawas. Nganhirana. Relaxin at haupat. Kaya research. Ang Rexidol Forte nagpapaginhawa kasuludin 13 minutos. Rexidol Forte na kita! Unilab yan. Paracetamol plus caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa diarrhea at mga sintomas nito, pag nagtiwala ka sa ibang gamot, kanina ka pa uminom, pero bakit ganun? Meron pa. Sa diarrhea, mga sintomas ito, dapat kasi hindi ibang gamot. Para sa ginhawang todo, dito ka na sa number one, Dietaps. Sige na, Dietaps yan! Trusted quality healthcare. Unilab yan. Loperamide hydrochloride is the generic name of Dietaps. If symptoms persist, consult your doctor. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot-kamot, may kwarta mapatol. Sige ng kape, sige ng bagulbol. Uli na ang pagpipagtawag na tricycle. Ay, magtasay! Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot-kamot, may kwarta mapatol. Sige ng kape, sige ng bagulbol. Uli na ang pagpipagtawag na tricycle. Ay, magtasay! Sa kalsada, damuan na kung mga nakikita. Hugador, mga kabataan na sigian pamirya. Matawa-tawa na pagod sa ira at iba. Siguro ko mga dauban na agusira. Man may adausa na nagpaparaarinit. Siguro ko perdido na at doon na pasasakit. Kay diri na maduring-during ang iyanawong. Kaysa sobra pag minutot baga na ang tulubong. Kara-kara asya ang kalingawan sa iba. Sa iba nga mga bata nga nakakasuga. Nga adamis mo sa tiyago nagkakara-kara. Na sige na ang titya bayon no corona. Ang iba sa ira mga mali payo na. Kay tungod mga daugan na at usira. An iba sa ira nang umulip problemado kay ubos na ang kwarta sobra san pagparahoy ko. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot na kung may kwarta mapatol. Sige ng kape, sige ng bagulbol.
Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako, may parta makatul. Sige na nga pwede, sige na magulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Ilatag ng baraha o paya pagkamada. Bibiritun magdaog, ganyan si pinapaprenda. Bahala na gutumong basta may dala ka bihon. Pero pagperte niya ano ni dire pwede kapliton. Sobra nga maniguro na halaba ang simon. Dire pwede nga sa mukong kay adas ako'y gumod. O tiyaw sa pagsagasa o harin malaban ka. Ako na alas punot duwa alas o tungit na. Siki cheese at parang sa takin nga budangan. Pag-uli ni pade permina layayamusan. Diriyahan sa pantalan hindi mo pa siya dahan. Andi mo kahugado diri na gupatupungan. Basta may bangkay ikaw pero ang paagahan. Pagsirak sa adag, diretso ka sa bulangan. Pagdaong matawa-tawa, pagperde na aringit. Wara pagkudbulong, san huy gunga sakit. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako, may kwarta makatol. Sige na kapente, sige na bagulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako, may kwarta makatol. Sige na kapente, sige na bagulbul. Huli na ang bagtik pagtawag na tricycle. May ada beses na daog kay kung naaagian siyang ba. May beses liwat nga hordot nawang di maitura. Kung daugan ka durot pa naman di napakita. Nga di rin napasabot kan misis di rin napabista. Sana nga iyapita ka nga wala toong abusa. Kay tingali mawara pa ang saluto itaraya nasa pamunso muna gudan pagkapot baraha. Maupay ito ni dada hari kay kung karakara. Alas ikila ugada kung maupay ang tayada. Perti undangan derada abutas tanga magaga sangkay maghunahuna kun daugan batchina ayaw na hulta nga maperte buhunan madara ngan kay balo na ito ni mo na kamro sa madyongan waray ka na bubut panas magkulop sa lingkuran kun daugan halaundang gora rekta bulangan imuna kun kinaiya nga diri kaya bulagan la shit hugador 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 may tambal sa kamot ako may kwarta mapatol sige na kapendi sige na bagulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot na kung may parta makatul. Sige na ka pwede, sige na bagulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. May gaap na kilala, gingaranan nga sa bal. Tura diri matapuran kay bagabang kriminal. Tumukal, hantanan-tanan nga iyakas ang kayan. Kaya niya pagkatao na lulong na sa sugal. May bulang karakara may nagtungit sa lamesa. Kanya-kanya na kasurot hugador sa iskinita. Nandiri mapapede mauli matawa-tawa. Ayaw na pagkalimot sa mul magpalungganisa. Pero kung hatibag hindi malas na berde. Pagabot sa serong tigda magiging hukage. Mga ninja moves galawang makarit mga pare. Pati pangawat ihimuon para lasa salabi. Para nano pa e di ang sugal matustusan. Kay ini ang klase sa sakit nga di malikayan. Labi na maging buboy nas mauman ginaganahan. Di magulok na iton magpapata ka sa sugalan. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako may kwarta mapatol. Sige na kapendi, sige na bagulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako may kwarta mapatol. Sige na kapendi, sige na bagulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako may kwarta mapatol. Sige na kapendi, sige na bagulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako may kwarta makatul. Sige na kapendi, sige na bagulbul. Huli na ang pagtipagtawag na tricycle. Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot ako may kwarta makatul. Sige na kapendi, sige na bagulbul. Uli na ang pagtipagtawag na tricycle. Ay baktasay! Hugador, hugador, hugador. May tambal sa kamot na kung may kwarta makatul. Kung sige ng kapit, sige na bagulbul. Uli na ang pagtipagtawag na tricycle. Ay baktasay! 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 Nga ito ang iyong gusto. O ito'y lilisan na ako.
nagbabaon. Kalakipong tamis ng kahapon, mga gabing di namamalay ang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalay akong saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nagdarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, waridala lang ng pagmamahal sa iyo. Pasensya ka na sa mga kathang isip ko ito, waridala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na mula sa panaginip ko ito, at sukas ay kusang lalo sa iyo. Ako. How you doing, party people? And we're back. Yeah. So this is your DJ Donnell. Yes, gusto ko munang i-shoutout lahat ng mga
nakikinig sa kani-kanilang mga radyo. And of course, sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. So, i-shoutout muna natin si Miles ko, yan tita ko, sabi niya, DJ Darren, sabi ni Ixen, mahusay ka ko, no? Wow. Diba, sino-sino ba kasing magsusuportahan, kundi tayo-tayong pamilya lang din. So, shoutout kay Baby Ixen dyan, and then of course, kay Baby Jazz Jazz. And then sabi dito, maraming bawal si nanay, pero hindi sinusunod ni anak. Yan, totoo yan, tita. Diba? Kung makatotoo yan, no? Relate na relate eh. Totoo yan, kasi, ano, parang, siyempre, as a anak, di ba? Meron ka talagang rebellious stage, di ba? Mga moment na hindi mo talaga muna sila susundin. Pero kapag nahimasmasan ka na, di ba? Nagising ka na sa katotohanan, susundin mo na din naman sila. And then of course, sabi dito ni Miss Mabel Corocoto Adura, maupay nga udto, tapos pala panlaba, nakampante at gihapon. Good luck po sa mga mapilian. So ito siguro guys na mga mapilian na sinabi ni Miss Mabel. Ito siguro guys yung palaro ni DJ Lady Blossom. So sadly, di ba? Wala si DJ Lady Blossom ngayon. Pero for sure, next Saturday, yan, meron, ano, maipapagpatuloy niya na yung kanyang pamigay. Di ba? Dahil parang, correct me guys if I'm wrong, pero meron atang pinost si DJ Lady Blossom about doon sa 300 pesos sa morning highlight. So, mag-abang lang kayo guys next week. Sumali lang kayo kung pwede pa bang sumali. Just visit the page of DJ Lady Blossom. Tapos i-check nyo yung post niya about doon sa pamigay niya. Diba? Wala namang masama kung susubok tayong lahat. So, i-check nyo yung Facebook niya. Sumali kayo kung pwede pang sumali. Malay nyo, di ba? Malay nyo kasing swerte nyo yung mga magagaling nating mga bagong inhenyero. At mapili din kayo sa pamigay ni DJ Lady Blossom. Sabi dito, hello, hello from Shaira Barameda. So, hi po, Miss Shaira Barameda. And then, of course, from Lloyd Cordero. Good afternoon. Yan, ito si Lloyd, guys. Lagi ko itong nakikita sa page na talaga namang very active. Nakikipag-interact talaga siya sa Facebook page. Nakikita ko yung mga likes niya, yung mga ano niya, mga share, yung mga comments niya. So, kung gusto nyong maging tough fan ng radio natin, Kalbayog, i-like nyo guys ang ating page at make sure na maging updated kayo, maging active kayo sa ating page. Dahil parang meron ata, meron kaming pa-monthly. Yan, meron kaming monthly para sa aming mga tough fan subscribers. Hindi lang subscribers, sa mga active, mga tough, may mga tough fan badge dyan. So malay nyo, di ba? Swertihin din kayo sa radyo natin, Kalbayo. Yan. Maging active lang kayo guys, di ba? Lahat yan magpipay off. Oh. Lahat yan guys, merong balik. So balik tayo guys sa ating topic. Last one. Sabi dito, number 9 is... Ay, number 10. Yan, magtiwala sa sarili. In Nanay's words, kaya mo yan, anak, ikaw pa. Which is totoo. Yung number one supporter natin, guys, and the number one believer natin sa buhay is yung mga magulang natin. Diba? Hindi lang yung mga nanay natin, yung father din natin. Sila din yung number one na naniniwala sa kakayahan natin. Diba? Kahit na dumating na tayo sa point na tayo mismo, nagiging doubters na ng mga sarili natin, di ba? Dumating na ba kayo sa point na ganun, guys? Na parang, alam, di ko na ata kaya, di ba? Pero nandyan yung parents natin para i-boost yung mga confidence natin. So, time check. It's already 12:59 p.m. Yan. So, 1 minute na lang, guys. Magpapaalam na si DJ Darren. Yan, di ba? So, muli-muli ko... Ulit-ulitin kong ipaalala sa inyo para doon sa morning highlights. Meron pa may guys si DJ Lady Blossom and for sure, di ba, open pa siya. Sumali lang kayo guys, mag-comment lang kayo sa kanyang page. And then of course, don't forget na maging active din sa Radyo Natin Kalbayog page. Dahil meron din tayong konting paambon, di ba? Meron din ang konting pa-shower para sa ating mga tough fan, yung mga fans natin dyan na merong tough fan badge, di ba? So guys, yan, time check is already 1 p.m. So good luck guys, kung meron kayong mga lakad ngayon, mag-iingat. And then nakita ko na medyo makulimlim ang panahon, magdala kayo ng mga payong. So this is your DJ Darren, bye-bye guys!
shit kasama na pati na pinsan niya. When the night has gone. Sangkay ko nga masuga-suga ay pastilan ka. Maganda o di kaya feeling. Maganda. Dahil ang kasama natin ngayon ay totoong mas maganda kaysa sa atin. Kaya eto na, eto na, eto na, mula sa Bohol.